Good day from Empowerment Center International, Hong Kong. We here in Hong Kong have decided to start an ECI school, taken, of course, from our ministry, ECI being Empowerment Center International. But before I introduce to you our ECI school, I'd like to tell you something about our ministry. ECI, or Empowerment Center International, we started here in Hong Kong as a training outfit, a nonprofit training outfit. And we decided to offer to overseas Filipino workers training in terms of effective English for a call center, as well as leadership that works, and also something on, effective public speaking. So all of these things were being accepted enthusiastically by our overseas workers. And one time, as I was having my devotional, the Holy Spirit whispered to me, "How about the spiritual needs of the overseas workers?" And my wife and I talked. And a cousin of mine who's a missionary in Nepal agreed that we ought to meet their spiritual needs by organizing a Bible study, which we entitled Empowerment Sessions. And then we put in worship as well. So we became a full-fledged, as we say, work of the Lord, or in Tagalog, gawain. And so as another leading that the Holy Spirit gave us was to form an ECI school. And I was talking with Pastor Jess Eakin. Okay, we are in Hong Kong, and Pastor Jess would come here to minister sometimes. And we would be in the Philippines, and we would meet Pastor Jess. And we got to talk, and we said, Pastor, I think you're a pastor and you have a prophetic gift. And so why don't we start an ECI school? And so the first series, teaching series of ECI school was on the prophetic. And if you want to learn more about the prophetic, and if you want to cultivate and use that gift well, and the discovery, if you have that gift as well, then I would like to invite you to go to our Facebook, ECI School of the Prophetic, and you will find an archive there of all the teachings done by Pastor Jess Eakin. But now, I want to introduce our second teaching series on soul winning and discipling using the fivefold ministry. Soul winning and discipling, you might say, yeah, I know that, but fivefold ministry? Where's that come from? Well, I'm going to read to you Ephesians chapter 4, verses 11 and 12 from the English Standard Version, the ESV, and which talks about the fivefold ministry. And it says, "And he, Jesus Christ, gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors or shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ." So that is our key scripture for this series. And before I introduce Pastor Jess Eakin, I'd like us to pray. Let's bow our heads and pray. Dear Father, we thank you so much for this ECI school that was birthed from your heart and started by the Holy Spirit. Thank you for using us to be your instruments. And thank you for the availability
of Pastor Jess Eaton, who you have used from the very first teaching series up to now on the fivefold ministry for soul winning and discipling. Anoint him mightily, and anoint also all our hearers, spiritual eyes, spiritual ears, the mind, that they may have the mind of Christ, and they do have the mind of Christ. So stir it up, O God. And thank you so much, O God, for your hand of blessing upon us all, and also sustaining our internet connection now. We love you and we praise you. In Jesus' name we pray, amen. Good evening, everybody, and welcome. And may I invite Pastor Jess Eaton to teach us on soul winning and discipling using the fivefold ministry. Pastor Jess? Purihin ng Diyos sa gabing ito na muli ay sama-sama tayo na muling pinagtipon ng Panginoon sa ganitong kaparaanan at alam nga natin na saan man tayo naroon kasama natin ng Diyos at sa pag-aaral na ito ay talagang tayo ay sinasamahan ng Diyos. Siya mismo ang ating guru, ang ating pagturo, at siya rin ang magbibigay ng kapangyarihan para ito ay ating manuwaan at maisakatuparan. At matapos isakatuparan ay atin ding maibahagi sa iba sa magitan ng pagtuturo at ng ating mismong buhay. No? So yan ay napakaganda. Kapagkat ito ay sinimulan nga ng Diyos itong ministeryong ito. At alam natin na ito ay nagpapatuloy dahil siya ang nag-aalaw o siya ang talagang nagbibigay ng pagkakataon at kapangyarihan para ito ay ating patuloy na magampanan. So purihin ang Panginoon sa gabing ito at noon ngang nakaraang linggo atin ngang pinasinayaan itong bagong paksa sa atin, yung soul winning and then discipling na nasa konteksto ng fivefold ministry. Na hindi natin kayang maisagawa ang epektibong soul winning and discipling kung ang isang gift lang ang siyang paiiralin. Subalit kapag ka ang fivefold ministry ang siyang paiiralin, ito ay magagawa ang epektibong pag-soul win at epektibong pag-disciple. So, itutuloy natin. Noong nakaraang linggo ay tinalakay natin itong napakagandang paksa na sa Genesis pa lamang ay sinasabi na ng Diyos sa kanyang nilalang na kayo ay magpakarami at kayo ay magpaalanakin o magsipag-anak kayo ng marami at kalatan nyo ang lupa. At tinalakay natin doon na kung bakit inuutos sa kanila sapagkat sila noon ay hindi pa nagkakasala. Sila ay perfect pa. So yun ang diwa na inutos ang multiplication o pagpunta sa iba't ibang lugar, scattering over nations, noong sila ay hindi pa nagkakasala. So napakagandang isipin natin na ang nais ng Diyos na lumaganap, dumami at kumalat sa lupa ay yung katulad ng Diyos. Yan ang ating tinalakay noong nakaraan. At ngayon nga ay makikita muli natin na ang Diyos ay consistent dito. Sa Genesis pa rin ay makikita natin ang isa pang account na consistent ang Diyos dito sa teaching na ito na kayo ay magpakarami at magpalaanakin at kalatan nyo ang lupa, ngunit ang nais ng Diyos ay hindi yung tinatawag na mga kasamaan ang ipapalaganap kundi ang pagiging kawangis ng Panginoon. So muli dito, tingnan natin kung kayo ay mayroong
banal na kasulatan, nakita natin dito sa Genesis 11 ang isa pang account ng pagbibigay ng Panginoon Diyos ng command na sila ay magpakarami at kalata ng lupa ng mga tuwid. Ano? So dito tayo sa Genesis 11, yung tinatawag na Tower of Babel. Dito sa Genesis 11, talatang 1, sabi rito, ito ay nangyari after the flood. Noong ang mga tao ay muling dumami na ng dumami, pagkatapos na ang baha ay lumipol sa mga tao, ay muling dumami ng dumami ang mga tao. At noong sila ay dumami ng dumami, ito po ang nangyari uli sa kanila. Chapter 11. Now the whole world had one language and a common speech. Yan po ang nasa verse 1. As people moved eastward, they found a plain in Sinar and settled there. Yung Sinar po ditong sinasabi, ito po ay yung Babylon. Ano? Ito po ay makikita natin sa chapter 10. Dito po from chapter 10 ng Genesis verse 8 na ang sinasabing Sinar sa lugar na yun ay ang Babylon. Tingnan natin dito sa chapter 10 verse 8. Cush was the father of Nimrod, who became a mighty warrior on the earth. He was a mighty hunter before the Lord. That is why it is said, like Nimrod, a mighty hunter before the Lord. The first center of his kingdom were Babylon, Europe, Akkad, Calneth, and Sinar. So yon, makita natin dito na yung Babylon, Europe, Akkad, and Calneth is in Sinar. Ano? At yung mismong salitang Babel ay yung po pala ang ibig sabihin ay Babylon din. Ano, yung Tower of Babel, Babel, ito ay nangangahulugan din ng kinuha sa salitang Babylon. Ayan. And then dito sa verse 3, they said to each other, come, let's make bricks. Dito po sa chapter 11 verse 3, and bake them thoroughly. They used brick instead of stone and tar for mortar. Then they said, ito pong sinabi ng mga tao sa verse 4, then they said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to heaven so that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth. So bakit sila ay gagawa ng Tower of Babel na napakataas? Ang sabi nga nila dito ay, let us build ourselves a city with a tower that reaches to heavens. Ang taas ng tower na kanilang ilalagay ay abot sa langit. Bakit po? Sapagkat gusto nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. At ikalawang bagay ay para hindi sila magkahiwa-hiwalay. Bakit po magiging tinatawag na uniting factor yun pong tower ni Babel? Sapagkat kapag sobrang ang taas yun, halos abot sa langit, ang mangyayari ay kahit saan sila pumunta, makakabalik sila doon sa lugar na yun. Sapagkat makikita nila yung taluktok ng tore ni Babel kahit sa ang lugar, sapagkat yun ay mas mataas kaysa lahat ng mga bulubundukin. So, hindi sila maaalis sa lugar. Makakabalik at makakabalik sila doon sa lugar na yun. Kaya ang sabi, kapag ito ay ating nagawa, hindi tayo magkakahiwa-hiwalay at lagi tayong ma-unite sa lugar na ito ng Sinar, ang
lugar ng Babylonia. Alam natin na sa simula't simula pa, yung Babylonia ay ganun na ang kanyang isip. Kaya nga itong si Nabucodonosor na naging imperyo o emperor ng Babylonia ay talagang ganun. Sinakop niya ang buong daigdig upang ang maging sentro ng buong mundo ay ang Babylon. So, yun lagi ay target ng Babylonia. Yun laging siya ay maging sentro ng buong mundo at siya ang magpainog o magpaikot ng daigdig. So, ganun ang kanilang nais na para sila huwag magkahiwa-hiwalay ay gagawa sila ng tore. Tama nga naman na pag nakita nila ang tore, kahit saan sila pumunta, madali silang makabalik. Ngayon, tingnan natin dito sa verse 5. But the Lord came down to see the city. Ayan, nakita ng Diyos. Ang Diyos ay tumanaw sa kanila. But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. Ang Diyos pala ay nakamasid habang sila ay nagpaplano at nagtitindig nito. And the tower the people were building. Verse 6. The Lord said, if as one people is speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Alam ng Diyos dahil siya naman ang lumalang sa tao. Ang sabi niya, kapag ka ang tao ay iisa ang language, ibig sabihin ay nagkakaintindihan sila, wala ikang mahirap o imposible sa kanila. Ito po yung tinatawag na power of unity. Ang ibig sabihin ng language ay hindi lamang yung tongue o talagang sabihin natin yung salita. Ang ibig sabihin, yan ay ginagamit ngayon na kapag ang isang tao ay kaisa mo, ang sinasabi ay, yan taong yan ay we have the same language. Hindi po dahil sa magkatulad ng salita, kundi ang ibig sabihin na united kami. Yun po ang malalim na ibig sabihin ng if as one people is speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Napakalakas po ng power kapag ang tao po'y nagkakaisa. Lahat ng kanilang plano, then nothing they plan to do will be impossible for them. Yan po ang lakas ng tinatawag na pagkakaisa. Sa verse 7, come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other. Unawain natin ang ginawang ito ng Diyos. Ang Diyos ba ay hindi natuwa ng tao ay nakakalikha na mula sa mga simpleng kagamitan o ingredients sa pagtitindig ng isang gusali na noon ay wala pang mga engineering na sabihin nating courses or engineering na talagang mga nagtapos, hindi ba dapat matuwa ang Diyos? Pwede pong matuwa ang Diyos kung ang kanilang layunin ay maganda. Ngunit ang layunin po nila ay nagkakaisa sila sa bagay na labag sa Diyos. Ano kaya yung bagay na labag sa Diyos? Okay? Ang labag po sa Diyos dito, ito ay contradicted doon sa Genesis chapter 1. Yung ating tinalakay po na ang gusto ng Diyos sila ay maging palaanakin, multiply yourselves, sabi roon, at scatter throughout the land. Inyong kalatan ang lupa. Yun po ang kanilang na-violate. Hindi po yung pagtitindig mismo ng napakataas na tower. Pangalawa, alam natin ang motibo nila hindi yung makita na sila magaling mag-build, kundi they build for themselves. Ayan, sila po ay gagawa para sa kanilang sarili, hindi ho para sa Diyos. So, ano po ang ginawa ng Panginoon sapagkat labag sa Diyos ang kanila pong balak? Dito po tayo sa verse 8. So the Lord scattered them from there over all the earth and they stopped building the city. Bakit po sila nagkahiwa-hiwalay? Sapagkat
pinag-iba-iba nga po ng Diyos ang kanilang lingwahe. Ano? Tulad po ng ating sinasabi, ang Diyos ba ay ayaw ng unity? Hindi. Gusto ng Diyos ng unity sapagkat kung may unity, lahat ay magiging posible. Ngunit sila po ay nag-unite ng kanilang buhay sa malipong hangarin. Kaya, so the Lord scattered them from there over all the earth and they stopped building the city. So yun po ang naging resulta. Noong pinag-ibahiwalay ng Diyos ang language nila, naganap po uli ang plano ng Diyos na sila ay kumalat sa buong lupa. No? And they stopped building the city. Hindi na po sila nagpatuloy. Tulad na sinasabi natin, hindi po kontra ang Diyos doon sa pagbibuild. Na napakagandang bagay na yun, kontra ang Diyos sa kanila pong masamang layunin. So, sa verse 9 po, that is why it was called Babel. Because there, the Lord confused the language of the whole world. Yan pala pong Babylon, ang ibig sabihin niya ay confusion, pagkakagulo. Ano? Babel means confusion. Because the Lord confused the language of the whole world. From there, the Lord scattered them over the face of the whole earth. Yun po. Talaga pong naganap uli yung pong kumandang Diyos na kinakailangang laganapan nila ang lupa. So ito po rin po ang ikalawang pundasyon na ang Diyos po ay consistent sa kanya pong naisin na ang tao po ay huwag mag-combine doon po sa isang lugar na kung saan doon sila ay magpapakasaya, magpapakaligaya at sila po ay gagawa para sa kanilang sarili. Yan po ang tinatawag na ayaw ng Diyos. Mapapansin po natin dito, automatic po pala na kapag ang tao ay hindi po nag-i-scatter, nagkakaroon ng pagtupad doon sa naisin ng Diyos na kalata ng lupa, ang tendency lagi ng tao ay gumawa para sa kanilang sarili. So paano po natin ito ilalagay sa ating tinatawag na mga practical application? Ganun po ang nangyayari sa isang organisasyon o simbahan na sa una kapag sila'y kokonti pa ay sila'y napaka-busy sa pag-evangelize at masaya-masaya sila, nagmamahalan, tuloy-tuloy ang mga training, tuloy-tuloy po ang mga signs and wonders ng Diyos. Ngunit ang nagiging problema po pag sila'y malaki na, hundreds or thousand na, sila po ay nawiwili na doon sa loob ng simbahan. At ang kanila na lang pong iisipin kung magkano at gaano kalaki ang offering, kung gaano kalaki ang attendance linggo-linggo, kung ilan na ang pastor na napuproduce, kung ilan na ang mga pastor na na-assign sa kung saan-saang departamento, kung gaano kaganda ang building, gaano kaganda ang mga instrumento ng music ministry, hindi po masama yan. Subalit, yan po ay nagiging tinatawag na snail o pangtali para po ang Great Commission o yung tinatawag na puso ng Diyos ay magkaroon ng pagkabalam. Yung pong tinatawag na kalatan ang buong lupa. Ang nais po ng Diyos ay habang tayo ay lumalaki o dumadami, eh ating susundin po yung sinabi doon sa Acts chapter 1, ano, verse 8. You will receive power when the Holy Spirit will come unto you. And you will be witnesses to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the world. So kinakailangan pong kapag nakalata na ang buong Jerusalem, ay hindi yung mag-i-enjoy na sila sa Jerusalem. Kailangang patuloy na tingnan ang Great Commission na from Jerusalem going to Judea. Ano po yung Judea? Yun po ay provincial
scope. Ang Jerusalem ay isang town or city, ang Judea ay province. Ang Samaria ay hindi na po sakop ng Judea, yun po ay parang another province. Means, dito po sa Pilipinas, kapag merong apat o limang probinsya, ang tawag po doon ay region or regional. So from a town going to province and provinces and then going to regions, pag sinabi pong regions na, eto po ay parang buong Pilipinas na. Yung pong from region 1 to region 12 or kabilang po ang mga autonomous region of Mindanao at saka yung Cordillera region at yung national capital region, ibig sabihin po pag naabot natin po ang region, yung po ay buong bansa na. Pero hindi po titigil po sa buong bansa unto the uttermost part of the world. Kailangan pong tayo po ay malinaw na hindi po tayo magkakaroon ng sarili nating goal na kapag narating ang Jerusalem ay tama na. Tayo po'y tinuruan ng Diyos na tayo po ay alagad ng Diyos. Tayo po ay taga-execute ng mga plano ng Diyos at wala tayong sariling plano na mag-build ng ating sariling kaharian o sariling matibay na organisasyon lamang, kundi kailangan po ang organisasyon ay laging nakabatay doon po sa tinatawag na road mapping ng Diyos. From Jerusalem to Judea, from Judea to Samaria, and from Samaria regional going to uttermost part of the world. Yun na po yung mission, foreign mission, reaching out foreign countries. Kaya, mga kapatid na minamahal, consistent ang Diyos sa kanyang puso na kapag ka po ang mga tao ay natututo na na sila ay magkumpay na lamang at makontento sa isang lugar, ang mangyayari niyan ay hindi na para sa Diyos. Ang laging isipin o gaano na karami ang ating mga magagandang gamit, magagandang services sa churches, doon na mapapapunta at nagkakaroon na ng tinatawag na kompetensya na pangmundo. Laging ang isipin, gaano na baka kalaki ang inyong mga offering, gaano na kalaki ang sahod ng inyong mga manggagawa, paikot-ikot na ang issue na ay para sa sarili at hindi na ang kwento ay para sa mga kaluluwa o yung tinatawag na scattering over all the nation. So kaya po napakaliwanag po dito ang sinasabi ng Panginoon, automatic na kapag ang tao ay hindi nakatutok doon sa original plan of God na kalata natin ng lupa, mapapasentro tayo sa ating mga sarili. Ang laging maiisip, pumunta kayo roon, napaka-anointed doon ng mga preacher. Pumunta kayo roon, napaka-anointed doon ng mga leader. Doon na po napapunta. Dapat po ang parang ang lagi pong lingwahe ng mga lingkod ng Diyos, nasaan na ang mga nangangaral na ebanghelyo? Nasaan na ang mga nag-outreaches? Nasaan na ang mga nagdi-disciple sa iba't ibang dako? At ganun po dapat lagi ang ating focus. Kaya po, tayo po ay tinuturuan ng Diyos sa mga panahon ito na tayo po ay laging maging matatalino. Tayo po ay laging maging mahuhusay sa pag-obserba ng mga bagay tungkol sa ginagawa ng Banal na Espiritu mula pa noon hanggang sa ngayon, hanggang sa pagbabalik ni Jesucristo. So, kung meron po dito sa mundo na sabihin nating magtitindig ng ganyan, kaya po minsan tayo po ay minsan natatakot na baka ang mundo ay magkaroon ng pagkakaisa at sila'y magbalak ng mga ganitong bagay. Alam niyo po, habang ang pangangaral ng Ebanghelyo ay patuloy na inuutos ng Diyos, wala pong organisasyon sa mundo na hindi po
pwedeng takal mo ng Diyos. Kahit po anong balak ng mundo na i-stop ang pangangaral na ebanghelyo gaya po nitong balak ng mga tao na hindi na nila kalata ng lupa sa pamagitan ng kanilang proyekto na magtindig na lamang sila ng Tower of Babel, hindi papayag ang Diyos. Mayroon pong nagmimiari sa mundo hanggat kinakailangan na bago dumating si Kristo ay makalata ng buong lupa, sisirain po ng Diyos ang mga panukala ng tao na hindi po patungo sa Great Commission. At napakarami na pong kasaysayan dyan. Kapag atin pong dinetalye ang mga bagay na yan, na ang scattering the nation, ang gustong-gusto ng Diyos, ay napaka-consistent po ang Diyos dyan. No? Isa po sa example natin dyan, noong panahon po ni Haring Solomon, ang mga tao po ay nahirati na sa tinatawag na work in the temple. Ngunit pagkatapos po na sila'y yung splendor na lamang ng templo ang kanila pong nakita kung gaano kagara ang tinatawag na Temple of Solomon. Ano po ang ginawa ng Diyos? Nagpadala muli ang Diyos ng pagkakataon na ang kaharian po ng buong Israel ay na-divide po yan. Maaring ang istorya ay dahil nagkasala. Ngunit para po pag atin pong binabalikan ang kasaysayan po ng Huda at ang Israel, kapag ka po ang tao ay napapapunta na lamang doon sa splendor, doon po sa mga dakilang accomplishment ng tao, gumagawa po ang Diyos ng paraan para po i-decentralize muli ang movement ng tao. Hindi po yung palaging papasok sa templo, kundi po aralan ng mga seserdote ang buo pong nasyon ng Israel. Hindi lang po yung laging pagtitipon sa loob ng templo ni Solomon, kundi po ang nangyari po ay muling bumalik ang mga Levita, iskriba, ang mga saserdote, propeta sa pag-ikot po sa buong Israel upang ituro ang kautusan ng Diyos. No, yan po ay maaaring maidetalye po natin sa darating na panahon. Kapag ka po ating naintindihan na kapag ka po masyadong nagiging centralized, ang tao ipapasok na lang lagi sa templo, binabalance po yan ng Panginoon. Mula sa tinatawag na centralized o laging nakatingin sa splendor, sa accomplishment, ng kagaya nga po ng karangalang natanggap ng panahon ni Solomon, dinidecentralize po yan ng Diyos para hindi po doon sa templo nakatingin, kundi po ang tunay na templong sinasabi ay ang tao. Dapat po naroon ang tunay na templo ng Diyos. Pag sinabi po ang templo ng Diyos, yung Holy Spirit, kaya pag pinag-aralan po natin sa New Testament, hindi dapat ang tao ay sa templong building pumupunta, kundi ang tao ang dapat po na maging luklukan ng templo. Dalhin ang templo sa puso ng mga tao sa pamamagitan ni Hesukristo. So, napakaliwanag po niyan. At kapag ka po, pumunta po tayo sa Book of Acts, napakaliwanag doon na doon po sa chapter 2 hanggang doon po sa chapter 4, ang mga Kristiyano po ay nag-enjoy sa tinatawag na massive revival and conversion ng mga tao na ang naliligtas ay 5,000 at inaad sa kanila, dinadagdag araw-araw na sila po ay nag-enjoy ng lubusan sa mga converts. At dahil po sila po ay nag-enjoy ng gusto, hindi lamang po sila naligtas, nagbenta ang mga tao, ang mga lingkod ng Diyos ng kanilang ari-arian para masustentuhan yung tinatawag na fellowshipping nila sa araw-araw, dahil sama-sama na po sila araw-araw
na nagtitipon-tipon, nagbenta na po ng mga lupa at kabuhayan ang mga tao para po doon sa fellowship masustain po na mayroon silang makain. Doon po nagmula, yun pong sa chapter 7 na mayroon pong naging mga deacon. Bakit po lumabas ang deacon? Mula po sa pagkakaroon ng maraming apostol, ang apostol po ay isa lang po ang tungkulin niyan. Ang prayer and preaching. Prayer and the word. Bakit po nagka-deacon? Dahil po sila ay nagtitipon palagi sa isang lugar at sila po ay masayang-masayang nagpe-fellowship. Ibinenta na nila ang kanilang mga riyarian at kailangan po na may pagkain sila araw-araw. Kaya po may deacon. Magseserve po sila ng mga pagkain sa mga tao. Hindi naman po masama yun na nagkaroon po ng deacon. Subalit, ano po ang ginawa ng Diyos sa bahaging yon? Ayan po. Isa po doon sa pinili na diakono na ito pong si Stephen. Ito po ay naging sacrificial lamb. Siya po ay pinatay, napatay. At dahil po sa kamatayan ni Stephen, ang tawag po ay sacrificial lamb. Nag-scatter po at nagkalat ang mga Kristiyano all over the world. At isa po doon sa nagkumalat na yon na hindi dati na ririnig ang pangalang Philip the Evangelist ay nangaral po sa Samaria. Tingnan po natin. Pag pinag-aralan nyo po chapter 1, chapter 4, chapter 5, paikot-ikot po sila sa Jerusalem. Napakarami na nilang ginagawa fellowship every day. Pagpuputol-putol ng tinapay, tama naman po yun at nagsasaya sila. Nalimutan nila na from Jerusalem kailangan pong pumunta sa Samaria. Namatay po o pinatay po sa pagitan ng bato itong si Esteban. At dahil po diyan sa kamatayang yan, sila po ay napilitang pumunta doon po sa ikalawang lugar. From Judea and then Samaria. At nakita nila, naghihintay na pala ang napakaraming kaluluwa doon po sa Samaria. At doon po, nagsisunod ang mga apostol sa Samaria. Napakaraming naligtas, sinunda na po ng mga pagkilos ng mga apostol. Nawala po sila sa focus ng fellowship, ng pagpuputol-putol ng tinapay, ng pagbibenta ng mga ari-arian na hindi naman po masama, pero sumobra na po ang mga alagad. Kailangan po na sundin ang mapa ng Diyos after na maabot ang Jerusalem, Judea, going to Samaria. At tuloy-tuloy po ang persecution. Walang tigil. Kailan po naligtas si Pablo? Sa panahon po na sila ay kumakalat na at sumusunod na sa Great Commission. Hindi po naligtas si Pablo sa Jerusalem na doon silang pagtitipon. Naligtas po si Pablo noong Great Persecution na at noong sila'y nag-scatter na sa napakaraming dako ng mundo. Ano po ang sinasabi po rito ng Diyos sa atin? Ang great leader na nakatuwang po nila na hindi po mula sa 12 disciples at ni hindi doon sa ipinalit kay Judas na si Matias. Nag-raise up ang Diyos ng bagong leader na titindig para sa hintil sa panahon po na sila po ay nag-i-scatter dahil sa tindi ng persecution. Mga kapatid, gusto ba nating patuloy na makakita ng himala ng Diyos na maliligtas ang napakaraming mga tao na hindi natin naakalain sa panahon po yon na tayo po'y mangalat. Ngunit huwag na po sana na tayo'y puwersahin na gaya na nangyari po sa mga alagad ng Diyos na kinakailangan mamatay ang maraming martyrs para sila'y mangalat. Huwag na po. Natuto na po tayo sa napakaraming karanasan na pag tayo po ay napapatigil sa tinatawag na pintig ng puso ng Diyos at yan po ay ang
evangelization at discipling ay nakakaroon po ng hindi maganda sa mga simbahan. At kahit po ang bansa, kapag ka po tayo ay hindi na nagmimisyon o hindi na gumagampan sa ating mga tungkulin, ang bansa po ay nakakaroon ng problema. Kaya bumalik tayo doon, kailan po nagkaroon ng napakalaking himala ng konversyon at kahit itong number one persecutor na si Pablo doon naligtas sa panahon ng scattering, pagkalat nito pong mga alagad dahil sa kanila pong nararanasang matindi nga pong suffering sa mga kalaban ng krus. Mga kapatid, ito po ang buhay ng mananampalataya. Gusto po natin na mag-enjoy lagi. Gusto po natin na tayo po ay laging nagbibigay ng kaluguran sa Diyos at napakalakas ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay at makakita tayo ng iba't ibang klase ng himala at napakaraming pagpapala kapag po tayo ay tumutugon sa panawagan ng Diyos. Na huwag po tayong tumigil sa pangangaral at pagdidisipulo. At narito, tayo'y sasamahan ng Diyos at makikita natin ang kamay ng Diyos at makikita natin na hindi na kinakailangan mangyari uli ang Babylonia na tayo po ay makaranas ng mga kaguluhan, mga tinatawag na undesirable suffering, mga bagay na hindi dapat pahintulutan ng Diyos. Ngunit, pahihintulutan ng Diyos pag tayo po ay nagiging matigas ang ulo, na tayo po ay napapasentro na naman sa ating mga sarili, kung ano ang maganda para sa atin, kung ano ang kumbinyente para sa atin, kung ano ang mga bagay na nagbibigay ng kaligayahan sa ating mga mata, sa ating katawan, asa kung anumang bagay, yung pong tinatawag na lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life, diyan po papasok ang Diyos ay makikialam sa buhay natin para po tayo muling i-redirect sa Kanya pong kagustuhan na huwag po tayo magtindig ng Babylon, ng Tower of Babel at huwag po tayong mapagaya sa Temple of Solomon na doon na lamang napaukol ang pag-iisip ng tao at doon po sa Jerusalem. Mga kapatid, ito ang panahon na tayo po ay ginigising ng Diyos upang ang buhay natin ay laging nasa sentro ng kalooban ng Diyos, namumunga, gumaganda, at patuloy na lumalakas ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at sa buhay ng Iglesia. Pagpalain tayo ng Diyos sa gabing ito at patuloy ang evangelization, patuloy ang pagdi-disciple sa konteksto ng fivefold ministry. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sa Kanya ang papuri sa buhay natin. Mm-hmm.